Good evening, everyone. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin kung ano ang mga dapat gawin o isaalang-alang bago bumili ng lupa para masigurado natin na hindi tayo maluloko ng pagbibilhan natin. So, una alamin muna natin mula dun sa nagbebenta kung titulado nga ba yung lupa at kung kanina nakapangalan ito. So, siguraduhin nyo na ang nagbebenta ang nakapangalan sa titulo. So, ask for identification papers from them tulad ng government IDs. Kung may passport, mas lang may papakita, driver's license. Kausapin nyo rin yung barangay captain at neighbors nila para malaman kung sila nga ba talaga yung owners ng property. So, kung may pakita man siyang titulo, i-check nyo yung kalidad ng papel na ginamit para sa titulo. Tignan nyo kung may mga annotations dun sa titulo. So, dun sa annotations mo kasi makikita yung liability ng lupa. Na kapag nabili mo na yung property at ikaw na yung bagong may-ari, ikaw na rin yung mananagot sa mga liabilities nito. Ngayon, kung wala namang titulo yung lupa, tanungin nyo dun sa seller kung meron siyang tax declaration ng lupa. Dahil hindi siya proof ng ownership ng lot or ng land, makikita nyo sa tax declaration kung sino yung nagbabayad ng real property tax o amilyar. At yun din ay indikasyon kung sino yung may-ari ng lupa. Kasi syempre, hindi mo naman babayaran yung tax nun kung hindi ikaw yung may-ari. Doon nyo rin malalaman kung updated o binabayaran ng seller yung amilyar ng lupa. Doon sa titulo, or kahit sa tax declaration, makikita nyo yung title number ng lupa. Hingi kayo ng photocopy ng title from the seller para makita nyo or makuha nyo yung name ng owner at title number. Then punta kayo sa Registry of Deeds o RD kung saan located yung real property. Then mag-request kayo from the RD ng certified true copy ng titulo para malaman nyo rin kung sino talaga yung owner ng lot. Pwede kasing may co-owners ng property aside dun sa seller. So, dun sa certified true copy ng titulo, malalaman nyo rin kung active o kanselado na yung titulo ng lupa. At kung may encumbrances, like mortgage o pagkakasanla. Kasi kung malinis yung titulo, dapat blanco yung likuran ng titulo. Dun sa may heading ng encumbrances, dapat wala nakasulat dun. So, alamin nyo rin kung paano napunta kay seller yung property. So, mag-title trace back din kayo. Ngayon, kung legal property developer mismo yung nagbebenta ng property sa inyo, i-check nyo kung meron silang license to sell from HLURD. At kung yung developer na ito ay in good standing, check nyo rin kung registered sila sa Securities and Exchange Commission o anumang government agency na may jurisdiction sa kanila. Maganda rin kung puntahan nyo yung mismong site ng property, no? Para malaman kung may ibang nakatira o umuupa doon. So, alamin nyo kung tugma yung sukat o boundaries na nakalagay sa titulo. So, ipasukat nyo ito sa isang geodetic engineer. Sa geodetic survey nyo rin kasi malalaman kung may nasasakupang kadikit na property ng lupa na gusto nyong bilhin. Tignan nyo rin kung may daanan siya palabas at papasok ng national highway. Maganda rin puntahan nyo yung assessor's office na may sakop ng property at alamin kung updated ba yung pagbabayad ni seller ng real property tax. Pag hindi kasi yearly yung pagbabayad ng property tax, meron siyang kukulang penalty. So, halimbawa, nagawa mo na lahat ng nabanggit ko at decided ka na talagang bilhin yung property, siguraduhin nyo na yung pirmahan nyo ng deed of absolute sale ay sa harapan ng abogado. So, dapat pirmado ng buyer, yung seller, kasama ng mga witnesses nila, yung deed of sale sa lahat ng pages ito. At dapat ipanotaryo. So, huwag nyo rin kalimutang hingin mula kay seller yung tax clearance. Ito kasi yung proof na updated yung payment nila ng real property tax. At syempre, kailangan nyo rin kumuha ng kopya mula sa seller ng latest real estate tax receipt. Kasi itong latest real estate tax receipt na ito, kakailanganin mo ito eh. Para sa next payment nyo ng amilyar sa susunod na taon. So, dito na po nagtatapos yung video natin for tonight. Maraming salamat po sa panonood.